everybody. Today is January 1. Happy New Year sa inyong lahat. Kung may nanonood man na itong vlog na to, yung kakarating ko lang kanina mga 4:20. Nagpahinga lang ng konti because I'm going to impake-impake na today. Maglilipat na ako. Itong aking kwarto is before mag-January 3 is blanco na siya. On January 3 tayo ay ano na lamang. Alas-kalas na lang sila tito. Maglilipat na po kami ng bahay. 24 years in my life, ngayon lang ako lilipat ng bahay. At syempre, naka-outfit pa rin tayo. So far, ito na yung room ko. Ha? Kalimutan ko to. Okay, so ito na yung room ko without the table. It's 6:25 PM. The next natin gagawin after nung table, ito naman. Ang magiging plan ko sa ngayon is to prepare everything muna ngayon, yung mga kailangang hakutin. Magsasama-samahin ko na. Kumbaga, transfer na lang yung mga na-prepare ngayon para bukas, dire-diretso na lang. Tomorrow kasi will be the last time that I will be sleeping here in my room. Pinaka main objective talaga on January 3 is to build a partition for Mommy and Ate Osang's room. It's 6:58 PM. Ito na yung itsura niya. Siniksik ko na lahat dito sa drawer na to yung mga pwede gamit para ma-maximize ko yung capacity niya. Tapos nilagyan ko na rin siya ng scotch tape para pag transfer siya, hindi siya uga-ugang ganon. Itong mga nasa taas na to na nasa ibabaw ng aking aparador, it will be transferred as is. So far, ayan, nasa damit na tayo. Let's see, I'll give you an update! Anong oras kaya ako matatapos? So far, ayan na siya. Tsura niya. Hindi ko alam kung meron ako nung before. Nuulan na po kami. Nuulan kami. Nuulan kami. Kumari, masipag. Si RJ, ayun, nakuha niyo yung ilan sa mga gamit ko, ayun. Pati yung Shurak. Nadala na rin ni RJ itong aking table. Maluwag na and everything. Ayan, pinapatayo ko na lang siya. It's currently 5:30. So may work na ako, dinala ko na lang yung laptop ko. Pagod na, simulan ko na lang din muna dito magpunas ng mga gamit ko. 8:07 na ng gabi, January 2. Ito pa lang yung natatapos namin linisan, pero natutuyo na to. Basta ang aking limit lang sa sarili ko for tonight is dito sa bahay. Hanggang 9:30. Live update! 10:35 PM na. Ito na kami magdi-dinner. Hi! Ito na siya. Malinis na rin tong kwarto ko. Ito na lang ang ating gagawin. Plus, may gagawin pa ako sa bahay. For the impake na tayo. 1, 2, 3, 4. Back at home at 11:58. Sobrang daming ginawa. Hindi ko alam kung ano yung mga ginawa. Kailangan ko nang mag-empake. One 16 a.m.
nakalimutan ko siya, i-hyperlapse. Pero ayun, nandito na lahat ng gamit ko. Ayun yung mga pinalaba ko nung pinalaba ni mami nung nakaraan. So hindi ko na sila tatanggalin dyan. Let's all say bye to my room. Bye room. Na 1 year and 4 months ko lang na gamit. Pero, meron ka. Bye. Dali na natin itong mga ito habang maaga pa. Today is January 3 na pala. Diyan ako lago. Ito na yung kwarto nila, Ate Osang. Yay! Bakit naman ito? Kwarto! Kapat ito, masasarahan na. Dito na nga pala kanina pang umaga ang aking kama. Spring foam. Galing, may tawang ano na. Post na! Andito si Ate Sang. Gising siya pero tulog siya. Ay, mag-ay tayo. Ay, kahapon natapos na ni Tito yung buong kwarto, yung partition. And so far, ito na po yung itsura ng aking kwarto. Ganito na yung itsura niya. January 4 pa lang actually. Ito, bakit tinira tong part na to? Kasi na hindi pa kami natutulog sa kabilang bahay. Siyempre, wala kami magiging privacy ni Mami pagka tinanggal yan. Pero sobra-sobra pa talaga yung mga nabili ko before na plywood. Yung kwarto ko, OMG. Ano, para siyang swimming pool. Kagabi, nag-canvas na kami dito sa supermarket for Ate Sam and RJ's double deck. Ayan. Kasya ka dito, Jay. Pwede na. Straight body ka. Ha? Hindi na ano. Sige, higa ka. Mahaba ka na, Jay. Wala kaming TV set or TV table sa sala. So, bala ko itong bilhin kasi ito, meron na siyang lagay ng TV. And meron na siyang ganito. Multi-purpose. Ay, oh. Salamin at ng wardrobe. Nakabili na ako ng new aparador ko dahil aparador ko na to ay binigay ko na kay Mami. Dami ko palang gamit na hindi ko alam kung saan ko sila pwedeng ilagay and everything. Sabi, do not attempt to assemble this product without reading and following instructions. Good luck. Sira. Yun o. Sira, nag-assemble ako. I did it. Ta-da! Ayan, may sira siya. Sabi nga, and I'm so proud of myself. Ako lang to. Hindi ko pwedeng maging videographer ng mga vlog ko eh. Achieve naman ang mga dapat ma-achieve for today. Sa strip light ko, nakabit ko na siya. Ayan yung nakikita niyong itim. Siya, hanggang dyan siya sa baba. Actually, akala ko kulang siya. Yan pala, sobrang-sobra pa niya. Na yung magiging setup ng room ko. Toroy!
10:30 na ng gabi. Nagkaganyan pa din. So, today ako yung mag-isa ngayon. It's currently 7:09 a.m. So, kahapon, internet natin, it was successfully transferred na. Ayan, ito muna, pinahiram ni Mami. Tapos ko siyang masilyahan. Ayan. Doon kasi, yung pinakataas na yun, hindi ko siya namasilyahan. Hanggang doon lang siya. Ta-da! Have already put this one, yung phone ko. And kahapon, we had our first visitor in the house. Si Tutti Puti! Ayan, di ako masyadong nakapag-video kahapon because I was really tired. We went back home at around 12:15. Tapos, dun kami natulog sa kabila for the last time. Today and later tonight, we'll all be sleeping here in this house. So yeah, this is our first day in the house. Let's see. It can be quite of a long journey this 2020. New beginning. I'm just gonna update you from pagpasok nyo ng bahay namin. Kitchen agad. So, nandiyan naman na yung rice cooker, yung kalan. Inayos na rin namin yung dyan. Fridge. Ayan, nakabukas na rin siya. Tofi is already here since yesterday. Dito naman sa sala, finally, nandito na tong table, the sofa, tapos ayun yung mga gamit ko pa, yun yung maleta ko, tsaka yung box na may mga damit ko, kailangan pa yung iset. Look at my mom's room. It is 95% kama, 5% mga gamit. Ayan, pero ayusin niya pa naman yan. Because Ate Osang's room, they're still asleep. Tapos, bumili rin ako ng mga boxes sa Shopee. Kasi, nag-scan ako ng mga gamit ko kahapon. Ang dami ko palang mga gamit, kung anik-anik na abubot. Tapos, nahirapan ako kasi nilagay ko lang pala sila sa mga eco bag sa dati kong kwarto. Tapos, hindi ko siya ma-organize kasi ang gulo-gulo. Hiwa-hiwalay sila. So, bumili na lang ako ng box kasi mura ng mga box sa Shopee. We still have to wait though. Ginawa ko na rin trial and error yung mga in-order ko na naka-address na sila dito sa bago naming bahay. Good morning! Live update, January 11, Wednesday. It's currently 8:24 in the morning. Charis! Finally! Ayan. So, talagang in-achieve ko yung from dark to light, light to dark. Ito yung mga pambahay ko. Dito yung mga essentials ko. Tapos dito yung mga undies ko na hindi ko na ipapakita sa inyo. Dito yung mga pangalis ko. So, dito talaga sa ilalim yung pangalis kasi hindi naman ako madalas umalis. So, hindi ko sila madalas magagamit at ayokong yumuko lagi para lang kumuha ng pambahay. Bags ko na for sure maladalas ko magagamit for alternate. Hoodies, hindi naman ako naka-aircon. Kwarto ni Mami. Ta-daan! Wouch! Ayan, lumuwag na siya guys, lumuwag na. May mga damit pang kukunin mamaya si Mami sa kabila. So, ayan, maladadagan pa yung mga damit niya dito. Huwag nating buksan kasi baka mapagalitan tayo ng mother. Tiyanganero haning marijiman, ah, sinja! 너무 예뻐서 짜증이 난다. 그래, 평소에 그런 것들을 자주 보지 못했기 때문에 내가 이걸 보고 너무 기뻐하는 게 이제 속상하는 거죠. 할 것들도 너무 많고 힘들어. Good afternoon, life update. Today is January 19th, Thursday. And I just really want to give you an update kung ano yung nangyari for the past 3 days, which is starting Monday, January 16th. So, today, it's been 10 days since nakalipat kami dito sa bahay. And back on Monday, January 16, finally, eto na, guys. Pakita ko na sa inyo yung mga naging update. Dito muna sa sala. So, dito sa sala, yan, medyo naging okay-okay na ang ating sala. Eto, guys, hindi pa to totally na-fix ni Mommy, pero aayusin pa niya yan. Tapos, nagkaroon na kami finally ng salamin. So, di ba bumili ako ng salamin nun sa SM? Ayan, gumagalaw siya, guys. Dalawa yan. At yung isa, dito sa kwarto ko.
Ito siya. Ayan. So, naayos to Monday. As you can see also, fix na tong aking table. Hindi ko na need maglagay ng small table dito kasi pinaplano ko pa yan eh. For my cosmetic drawer sana. Para vanity mirror siya. Ganyan. Tapos, ayan. Ganyan na yung ayos niya talaga. And bed. Nalagyan ko na rin siya ng bed sheet. Yung drawer ko na yon, inayos ko na yan. So, yung mga necessary stuff lang na pwede rito yung nilagay ko. Tapos, itong mga boxes na to, dumating na rin naman na kasi. So, I was able to fix my stuff. Lahat na, finally. Tapos, pati yung ilalim ng ano ko, pati yung ilalim nitong drawer ko, itong maleta ko, nandiyan na rin. Magulo lang talaga yung bedsheet ko kasi kakagising ko lang. Pero, ano nga ba yung naging highlight ng mga ganap ko noong January 16?